Hi guys, I'm DubsteP from Bren Esports Valorant team. I ended up playing the duelist role kasi nung first time ko sumali sa squad na to, ang dinalaro ko nun ay Sentinel, since mga Cypher, Killjoy. Tapos sabi ni Coach Gibo na grabe ka naman mag-sniper nun sa CSGO, ha? Ba't di na lang ikaw yung mag-duelist, hindi ikaw yung mag-jet, yung sniper ng team. So dahil lang dun sa statement niya na yun, ako na yung nag-end up na kumuha ng role niyan. Yung hardest part of being a duelist is kung paano mo pipiliin lahat ng duels mo. Kasi nandito ka sa highest of the highest stage ng Southeast Asia. Hindi lang pwede na basta-basta ang dinuduel mo, lalo na yung katapat mo, Paper Rex Forsaken. Grabe din yung player na yun, matagal ko nakilala yun. Kaya massive respects din sa kanya. So, ang pinaka-importante lang talaga sa pagiging duelist is magtitiwala ka sa teammates mo na matitrade ka nila. The team prepared for VCT 2021 Stage 3 by doing what we do best, screaming, practicing with Korean, Japanese teams, Indian teams as well. We did nothing special, parang normal lang siya, yung kumbaga, kung ano lang yung ginawa namin before, nung nakita namin nag-improve kami, tinuloy lang namin yung pace na yun. My expectations during C group stages was we were gonna qualify to Berlin, pero hindi ko in-expect na kami yung magcha-champion ng buong tournament. The team to beat in Berlin should be Sentinels. The team's biggest struggle during the playoffs is maybe our mental shutdown versus Paper Rex. When we were on the map 3 on Ascent, we were down 13-1 by Paper Rex. I think that was the worst I saw my team and myself like in a situation like that. Sobrang rare mangyari sa amin yun, pero it happens, kaya we have to move on. So dun sa upper bracket finals versus Paper Rex, siguro ang pinaka nangyari lang dun is medyo tense kami kasi parang feeling namin ito na yung match papuntang Berlin, nakakatakot matalo. Mas iniisip namin na kailangan namin manalo instead of enjoying the game itself. Our win against Alter Ego, parang expect naman namin siya pero not as kung ano yung nasa score sa na nakuha namin kasi medyo malayo yung score. Hindi namin expect na ganun kabilis matatapos yung laban. In-expect ko pa nga na may third map yun, pero siguro maganda din yung gising ng teammates ko, maganda din yung gising namin, so yun. Versus Paper Rex on the Grand Finals is such a dream come true para sa akin kasi sila yung team na linolook up ko talaga makalaban. And knowing na natalo namin sila is parang honor sa akin na matalo yung the best in Asia yesterday. Kasi natalo namin sila ngayon, kami na yung best in Asia ngayon. For my performance this tournament, siguro ang pinaka tinitingnan ko is yung kung paano ko matutulungan yung teammates ko. Hindi ko tinitingnan yung sarili ko, more on tinitingnan ko lang yung role ko, kung ano yung dapat kong gawin. And so far, it has led me to this consistent performance throughout the tournament. And I'm happy na makatulong ako sa teammates ko. Hindi ko sure kung alam ng tao na Jet talaga yung agent na linalaro ko noon pa. Kasi may mga Jet players tayo dito sa Pilipinas, katulad nila Georgie from GXR, katulad nila Gian Sanity. Pero siguro ngayon nakita nila yung tunay na Jet. Wala naman so far ako napansin na parang bad energy or negative energy sa team namin. Kasi kinausap din kami ng therapist namin last night. So binigyan kami ng words of wisdom, tinulungan kami on our mentality. So pumasok kami sa game na to na nothing to lose, have fun, trust your teammates, and yun, sobra pa. Siguro I will only feel tired after this day, after winning. Kasi right now the adrenaline, sobrang taas pa ng adrenaline sa katawan ko ngayon. Nafe-feel ko pa siya na parang hindi pa rin ako makapaniwala na nanalo kami sa ganitong klaseng tournament. Siguro yung laban namin sa Paper Rex, yung biggest misplay doon is yung... Hindi, wala eh. Wala ako. Best play? Siguro yung best play ko is yung... Nako, ang ito pamili. Teka lang. Yung mga best play ko guys, sinashare ko yun sa Twitter account natin. Kumbaga, follow nyo na lang DubsteP Plays. Yan, with a single P. Sashare ko lahat ng best plays natin dyan.
for me, yung pinaka-commendable na place from other teams is PaperX pa rin. Kasi yun yung pinaka-structured na team na nakita ko dito sa Southeast Asia. And meron din talaga silang capable sila gawin yung best. Like, kayang-kaya din kami talunin nun, kayang-kaya din namin sila talunin. So, sobrang equal lang ng battle, kaya isa sila sa mga hinahangaan ko. Most enjoyable part of the competition should be winning the last round of the grand finals. Kung mamimili ako sa teammates ko, pipiliin ko silang apat. Kasi we win as a team, we lose as a team. For me, sa Sentinels, si Shazam. Napanood ko kasi yung story niya about his family and about his sacrifices sa esports. And alam ko din na panood ko din yung journey niya on how he became a pro. So, massive respect ako kay Shazam. It helped us a lot because mind training sessions are really important. Esports is a very mental game. Sobrang nakatulong sa amin na may great mindset kami coming into a game. Kasi nakita niyo naman yung resulta, guys. Kumbaga, hindi yun pure technical. Mayroon talagang mental game sa loob ng Valorant. Top 5 things na dadalhin ko sa birding. Una siguro yung Nendoroid na binili ko. Yung Satoru Gojo, if nanonood kayo ng Jujutsu Kaisen. Kasi gusto ko pag naglaro ko sa stage, ilalagay ko siya sa harap. Kumbaga, the power of anime yun, guys, eh. Kumbaga, once in a lifetime ko lalaro dun sa birding. Papakita natin sa kanila, mga weeb dyan, no? Diba? Ewan ko, siguro pagbabawinin ako ng nanay ko ng kung ano-ano, mga... Siyempre, kailangan natin ng mouthwash, di ba? Para hindi tayo bad breath doon. Para masarap yung kain natin ng ano yun? Frankfurt hot dogs, di ba? Sa Germany. Yun yung mga nakikita ko doon na solid, eh. Bukod doon, yung German dictionary, para hindi lang 9 yung alam ko, ano, di ba? Tapos siguro dun sa dalawang bagay pa, hindi ko alam, eh. Hindi kasi ako yung taong ano, madaming dinadala. So siguro para sa akin, ang gagawin ko na lang is dadalhin ko yung puso ko dun para manalo. Asa ko yung passport ko, baka malimutan ko. Siguro gusto kong makatabi sa Berlin si Burgum. Kasi makulit si Jim, eh. Parang ang daming nasasabi, maya't maya, eh. Kumbaga interesting yun para sa akin, eh. Tapos siguro yung pinakayo kong makatabi si Kev siguro, kasi magulo yun, eh. Baka matuod-tuod ako nun, ang tangkat ko pa naman. Lagi kami nagkakabanggaan ng tuod nun pag magkatabi kami sa aeroplano. Saka ilang beses ko na siya nakatabi. Ever since 2016, nakakatabi ko na sa aeroplano yun. Kaya iba naman. Siguro natutunan ko dito sa tournament na to is kung paano i-handle yung pagka-hungry mo sa tournament. Kung paano ka manalo, kung paano nyo i-handle yung stress ng mismong match. At pinaka-importante na natutunan ko sa tournament na to is yung walang susuko, walang bibitaw. So, ang game plan namin after VCTC is proceed as always. Yung as usual namin, yung practice, scrims. Kumbaga, ayaw namin i-over-exaggerate lahat. Gusto namin parang same lang. Kumbaga, anong pacing namin today, gusto namin ganun din pacing namin doon. Thank you so much, guys, kasi sinabi ko naman na to sa Twitter ko na yung amount of followers na binigay niya sa amin, yun na yung pinakamalaking na reach ko. And hindi ko din in-expect na sisikat kami ng ganito for this tournament. So parang na-overwhelm pa din ako, pero I hope na sa sobrang dami nyo, hindi ko kayo maiisa-isa. Pero I hope na alam nyo na tinitignan ko lahat ng mga sinasabi nyo, and thank you so much for believing in us. Bren lang, malakas! Yes!